NBA talks muna tayo, but first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit na rin ang notification bell para lang mamintes ng mga videos natin. In this video, pag-usapan naman natin ang OKC Thunder, especially yung best and worst case scenario para sa kanilang team this season. And alam ko, hindi ito trend para sa inyo, though alam nyo naman dito sa channel na lahat ng teams ay pantay-pantay, hindi ito Lakers at Nets na channel. So, marami naman siguro sa inyo ang walang expectation sa team na ito, especially wala rin si Chet Holmgren and another year na naman ng pagtatanking para sa mga high draft picks dahil sobrang dami nilang naipon and having players na mga bata pa, ayun talaga yung mga willing to wait para sa pagbuo ng dynasty. Sa term na yon, siguro marami ang matatawa ngayon sa team na ito, pero for sure, sa loob ng 3 to 5 years baka sila ang maging muka ng NBA. Hindi na ulit nawawala sa playoffs ang Thunder. Ang kanilang last season stats, 24 and 58 na record, offensive rating of 104.6 and defensive rating of 112.8. Ang mga key addition, Chet Holmgren, Jalen Williams, Osman Jeng, and Eugene Omoruyi. Ang mga nawala naman, Jamichael Green, Derek Favors, and Ty Jerome. And obviously, marami pa yung mawawala kapag hindi kakasama sa kanilang future plans. Ang best case scenario para sa kanila, yung kaya nilang makamit ngayong season ay ang play-in tournament. Lalo na sa pinapakita ng kanilang young core. Pero we all know na relax lang talaga sila this season. Go hard pa rin naman, kaso lang yung mindset nila tipong for improvement lang muna. Tapos biglang uminit eh, no? Malay natin, biglang manggulat katulad ng Utah Jazz. Kasi kung karamihan sa West is magtatanking, luluwag yung play-in. Andyan yung Kings, Rockets, Spurs na potential maging tanking teams. Tapos may mga struggling teams pa like Lakers, kaya sobrang luluwag yung West this season. Kung play-in ang pag-uusapan, posibleng maging dikit sila sa 6-10. Ano naman ang pwedeng maging worst case scenario para sa kanila? Ito ay ang mga injury of Shai and Josh. Last season kasi, sayang eh. Ayun dapat yung time para masubukan kung magko-coexist silang dalawa. Kaso lang, short period of time lang natin silang nakita. Kasi minsan, wala yung isa tapos na kay Giddey yung bola. Pero sana naman masolve yung ganitong problema kasi sayang if may mawawalang isa dahil lang kailangan maging fit sa iisang team. Yung Jaylen Brown at Jason Tatum nga nagawa ng paraan. So habang maaga pa, sana may solusyon na agad. Gets nyo naman siguro yung problema na yung magko-coexist silang dalawa. Hindi ko na kailangan sigurong ipaliwanag sa inyo ng mahaba kasi sabihin na lang nating pareho silang ball dominant na player, kailangan nilang nasa kanila yung bola para maging effective. Pero ano nga ba ang realistic scenario para sa Thunder this season? And I'm guessing na may kipagbakbakan sila sa 10th seed ng West dahil sabihin natin bata pa yung core nila. Kasi may mga improvements na eh from last season. Nagkaroon pa ng player of the week na si Shai. And as per writing this video, 4 wins and 6 losses sila. Overall, this will be an overwhelming season para sa Thunder. Kahit walang expectation, exciting pa rin silang panoorin dahil sa kung ano yung glimpse ng future na makikita natin. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye. Ngayon naman ay subukan nating tumaya ng parlay sa OkBet. Isang tayaan pero tatlong laro kaya mas malaki yung tama. Dito ay tinayaan ko ang Wolves, Kings at Nuggets. Yung 300 ko magiging 1-6 kung mananalo yung tatlong teams na napili ko. And ayon, tamang tiwala lang sa mga teams at nanalo tayo ng gantong pera. Kaya if alam mong mananalo yung mga teams mo tapos merong tatlong laro or more, subukan nyo na rin mag-parlay. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-bet ka na at mag-register using our code, mag-enjoy at kumita ng pera. Let's own the win with OKBet.